So, what's up mga ka-bomba? Bale, ito nga pala si Bomb Crypto 2. So, alam nyo naman yung history siguro ni Bomb Crypto. So, before, umabot siya ng 400 pesos per coin sa Bomb Crypto 1. And then, ngayon, this is Bomb Crypto 2 na. So, he is under, or this is under Polygon Network na. So, ganito siya laruin. Punta tayo sa simula, no? So, ito ang interface kapag papasok kayo, no? Ayan. Ingay ng notification. So, ayan siya. Hindi kayo, wala na kayo i-click dito. Bale, punta lang kayo dito, treasure hunt. And then, guys, ayan, shop. So, you can see naman na ang bomb coin natin is ito, yung value. And then, dito kayo magsasamo ng hero or nung, what do you call this? Yan, hero nga. So, ito, house. Dito kayo pwedeng mas mabilis yung regen. So, ito yung prices niya. For tiny house, it is 2 minutes per stamina. So, 720, no? Ang ano niya, 720 bomb crypto coins. And then mini house, ito yung binili ko dun sa dalawa kong account, so 2400. And then lux, 8 stamina per minute, and then 5400. So kung may penthouse na kayo and villa, ito sobrang bilis talagang ng ROI nyo dito, guys. So ayan, ito yung binili ko, mini house dalawa. So, I have two accounts. And then, limited lang siya, guys. Ha? May kita nyo dito eh. Ayan, 288 lang yung supply. So, ang wild guess ko lang is baka house lang yung, what do you call this? House lang ibenta sa marketplace. Because sa Bomb Crypto 1, binenta nila heroes. And doon nagkanda, alam nyo na, doon bumagsak ang Bomb Crypto 1. Kasi, yun nga, simula nung nagbenta sa marketplace, medyo doon na bumili yung mga tao, hindi na nag-mint. So, ano bang bago kay Bomb Crypto 2, guys? So, ito siya. May house siya. And then, may mga repair siya, guys. Yan. So, for example, ito. Legend, 484 siya yung stamina. So pagka naging zero siya, titigil na siya, hindi siya magbobomba. So kailangan mo siya i-repair. So paano ba makakuha nitong crystal, guys? So para makakuha niyang crystal or material is kailangan mong magsunog ng common. So ayan, susunugin mo siya, yung mga common natin. So, check natin kung ilan. So, 5 sa common. Tingnan natin pag rare. So, kapag rare, 10. So, siguro pag super rare, 15. Ayoko subukan, baka masunog. So, ganyan siya, guys. So, kung may kita nyo, medyo maraming factors yung pag-burn ng coin. Ang all-time high niya is, let's check. Ang alam ko, 90 plus to dati. Nung kaka-open pa lang. And then, bumagsak siya hanggang 0.88. But now, nabubuhay siya eh. Kasi nga, ang ganda ng, what you call this? Yan, 1.99 siya, guys. Nag 3 pesos na siya. However, bumagsak siya dahil kumukuha ng, ano tag dito, kumukuha ng, siguro, profit yung devs. So, that's how it works kasi syempre business din to ng mga devs. So ayan siya, 2 pesos and going down. So this is the best time to invest kung meron kayo. Pero syempre, this is not a financial advice. So if you have, kung gusto nyo lang naman, no, this is a play to earn game powered by Polygon. And paano nga ba kayo makakapag-register dito? So,
I suggest kung may Binance kayo, yan, ipapasa nyo siya sa MetaMask nyo, and then i-re-register nyo sa QuickSwap. So, dati kasi, di ba, pancake swap siya. Kasi sa BAM Crypto 1 is, ano siya, tag dito, BSC Network. So, sa Polygon, QuickSwap siya. So, ayan, ikakopy nyo lang, guys, yung contract address. So, ayan. Pagkakopy nyo, dito nyo siya ilalagay. Lalabas yan, BAM. So, again, guys, masaya siya laruin kasi idle eh. Unlike nun sa BAM Crypto 1, kaya sila nag-nerf ng... What do you call this? Kaya sila nag-nerf ng rewards kasi walang mga ganto. Walang shield. Yung shield, guys, yung stamina, pwede nyo ring i-upgrade. Kunwari may legend kayo. Ako kasi for me, epic pataas ang gusto ko i-upgrade. So, for example, ito. So, ang upgrade niya lang is 8 para maging 3-5 stamina siya. Pero, ang suggestion kasi nung nasa JC namin is kailangan puno yung stamina niya. No? Para at least hindi doble yung gastos mo. Malalaman natin niya kapag puno yung stamina. Ngayon kasi ginagamit ko siya eh. So, ayun guys, may fusion din tayo kasi dati random minting, 'di ba? So, talaga mapapasigaw ka pagka may legend ka or super legend. Ngayon, hindi na. Pag maka 4 commons ka, kunwari 4 commons, magiging rare na siya. Same hanggang pumunta ng legend to super legend. So guys, ang suggestion ko is kung super rare, kung epic ang gagawin nyo, dapat apat na super rare para 100%. Kasi kung rare lang yan, ilalagay mo dito kahit isa, minsan 96%. So, ganun siya. And then, ano pa ba mga nakalimutan natin? Ayun, masarap lang laruin tong BAM Crypto kasi idle game siya. So, ganyan lang siya. Tapos guys, ito, hero and then all. So magwo-work na siya. And then yon. So ano nga ba tong auto mine? So magbabayad ka diyan ng 10 Bcoins para mag-auto mine siya. Automatic na siyang papasok sa house mo. And then mag-grind na siya para sa iyo. So same lang din to, may prison tayo. Like the BC1 or BAM Crypto 1. So ikaw kung gusto mong maglaro, nasa sa iyo yan. I mean, there is nothing to lose naman kasi ano na siya eh. Kumbaga bumaba na siya ng ganito. Pero yun nga, we'll never know kasi umaangat yung coin niya, yung value ng coin. So, if may extra kayo guys, lowest ata dito 500 pesos. Makakabuo na kayo ng team pero wala pang house yun. So, for house, let me check. So sa tiny house, ang pinakasulit daw kasi dito, mini pataas na. So kung kayo, low budget, so tiny house na lang siguro, pwede naman na. Tingnan natin yung conversion dito. So 720, so 1.5, around 1.5 siya. And then ang kinaganda kasi guys, mura yung ano niya, yung gas fee dahil sa Matic lang. So again guys, pag galing kayo Binance, i-convert yung muna yung USDT niyo to Matic and then Matic quick swap papuntang BAM Crypto. So, yun na siya, BAM Crypto 2. So, ayan. So, kung mini house naman ang target nyo, around 5K na siya. Yung mga ibang mga mamaw dito na kumikita ng 260 plus token per day, lakas ang gamit nila. So ako kasi 2 accounts, so around 300 coins. Sometimes 280 lang or 270. Depende. May baboy na kasi dito guys eh. Ito. Check ko kung meron dito. Ayan o yung baboy.
So yan, mataas yung coin na binibigay niya. So ayun lang. I hope marami pa kami makalaro dito. God bless you all and happy bombing, guys. Thank you and have a great day.